Ako si Bjorn Calleja, painter, visual artist, at tao. Nag-start yung pandemic, parang nasa siguro nasa stage ako ng transformation sa buhay ko. Eh. Kasi parang ano ba yung gusto kong gawin? Ano ba talaga yung kailangan kong gawin? Saan ko ba dapat ibigay yung energy ko at saka yung time ko? Napakahirap na tanong na eh. Kaya parang binuhos ko sa paggawa ng art. Mga paintings for fundraisers, for charity. Kasi yun lang yung sa tingin kong capable akong gawin para makatulong. Nagkaroon ako ng dahilan para magpinta. Yung ano-announce na, actually, nung una ko siyang na-encounter, nabasa ko siya sa libro, tungkol siya sa risk management na meron tayong known knowns, merong known unknowns, unknown knowns, saka unknown unknowns. Tungkol siya sa reaction natin pag nilagay tayo bilang tao sa circumstance na wala tayong control. Yung iba kumakapit sa faith. Yung iba naman nagiging violence yung coping mechanism nila. Tapos yung iba sumusuko na. Parang nagle-let go na. Ito yung parang reaction ko rin kung nasang sitwasyon tayo ngayon. Parang observation ko kung ano yung nangyayari sa paligid. Doon ang galing yung idea for the paintings. Yung humanoid figures or yung characters na maliliit, parang ginagamit ko siya as a reflection of us, parang as people, as humans. And kung paano natin either na-affect o hindi na-apektuhan yung bigger picture. Parang kung titignan mo yung entirety ng work, parang sobrang liit niya, sobrang insignificant niya. Pero pag naging intimate ka sa kanya, makikita mo yung may maliliit na figures, may maliit na painting within the painting. Parang tayo lang din, parang metaphor ko siya ng ano ba tayo bilang tao against dun sa environment natin o dun sa community na kinabibilangan natin. Nung na-introduce ako sa NFTs, sa crypto art, parang most of the time last year, parang siya yung pinagtuunan ko, yung pag-create ng animations, pag-create ng paintings para dun, saka paglawak ng community ko. Nagkaroon ako dati ng conversation sa kaibigan ko na artist din tungkol sa paano kung alam mong magugunaw na yung mundo, anong gagawin mo? Ang naalala kong sinagot ko, magpipinta lang din ako eh. Kasi parang pinili ko na ito eh. Parang ito na yung buhay na pinili ko. So, sa tingin ko, hanggang kaya ko gumawa. Kung may magagawa ako, parang walang makakapigil sa akin.